Magandang araw sa inyong lahat! Ngayon ay pag-uusapan natin ang Aralin 1 sa Module 3, Unang Markahan, MAPE, Music. Ano nga ba ang musika? Ang musika ay isang organisadong pattern ng mga tunog at panahon ng katahimikan. Ang mga note at rest ay napagsama-sama gamit ang simbolo na tinatawag na time signature. Ginagamit na batayan upang maisaayos ng gusto ang pagpapangkat-pangkat ng mga notes at rest sa isang measure. Sa module na ito, matututunan mo ang duration ng note at rest sa mga time signatures na 2-4, 3-4, at 4-4. Narito ang mga sumusunod na layunin. Makita ng gusto ang duration ng notes at rest sa mga time signatures na 2-4, 3-4, at 4-4. Isasagawa ang tamang pagkumpas ng time signature ayon sa duration ng notes at rests. Napapahalagahan ang mga awitin gamit ang mga time signatures ayon sa duration ng notes at rests. Ating subukin. Tukuyin ang mga wastong duration ng notes at rests na nasa hanay A. Piliin ang titik ng tamang sagot mula sa hanay B. Pahina 1 hanggang pahina 2. Haba o tagal ng notes at rests. Iba't ibang notes at rests ang ginagamit sa notasyon ng isang awitin o tugtugin. Ang mga notes ay nagpapahiwatig ng tunog habang ang rest ay katahimikan. Ang mga ito ay may kaukulang halaga o bilang ng kumpas. Ating balikan. Lagyan ng bar line ang sumusunod na serya ng mga notes at rests upang makabuo ng isang rhythmic pattern. Ating tuklasin. Suriin mabuti ang mga score ng mga awiting may iba't ibang time signature na makikita sa inyong modules. Tutugtugin ko ang mga ito. Sa time signature na 3-4, good night! Sa time signature na 2-4, do re mi. At napakinggan niyo na rin ang aking tugtog, sasagutin natin ang mga katanungan. Anong uri ng mga notes at rest ang ginamit sa mga awitin? Ano ang meter ng awit na do-re-mi at ilan ang bilang ng kumpas sa bawat measure? Ano-ano ang mga notes at rest ang makikita sa awiting goodnight at ano ang time signature ng awiting ito? Sa awit na deep and wide, may mga notes at rest na may mahaba at maikling tunog. Ano-ano pa ang notes at rest ang may maikling tunog? Ano ang time signature ng awitin deep and wide? Halina at suriin! Ating basahin at unawain. Ang who note ang may pinakamahabang note duration sa musika o awitin. Ilan nga ba to mga bata? Ilan nga ba ang kumpas ng isang who note? Tama! Ito ay mayroong 4 beats. Ang half note naman ay kalahati ng blue note, kaya ito ay may 2 beats.
Ilang half note kaya ang katumbas ng isang full note? Ilan? Tama! Dalawa! Ang quarter note naman ay isang kapat ng duration ng isang whole note, kaya siya ay tumatanggap ng isang beat. Ang note na mas maikli ang duration sa quarter note ay may buntot. Ang dalawang eighth note ay katumbas ng duration ng isang quarter note. Ang sixteenth note naman ay may dalawang buntot. Ang dalawang sixteenth note ay katumbas ng isang eighth note. Minsan, ginagamit ang tie o dotted sa mga notes para pahabain ang tunog dito. Ang tie ay ginagamit upang pagsamahin o pagkabitin ang dalawa o higit pang mga nota na may parehas ang tono. Kapag ang isang note ay may tundok sa kanang bahagi nito, ang bilang ng beat ng note ay madadagdagan. Ang bawat tundok ay katumbas ng kalahating bilang ng note na tinutundukan. Ating pagyamanin. Kilalanin ang note duration ng bawat note at rest na ginamit sa awiting Pilirit ng Maya. Isulat ang inyong sagot sa inyong mga modules, page 7. Sa gawain 2, page 8, gawin naman ang tamang pagtumpas ng mga note at rest sa pamamagitan ng pagpalakpak. Sa ikatlong gawain, ating unawain ang mga katanungan sa page 8 ng inyong modules. Number 1. Mahalaga ba ang duration ng note at rest sa bawat time signature? Bakit? Ikalawa, mahalaga rin ba sa mga awitin ang mga time signatures ayon sa duration of notes and rests? Bakit? Kumpletuhin ang bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong mga modules. Ano ang note duration? Ang note duration ay natutunan ko sa araling ito na ang ginagamit na batayan upang maisaayos ng wasto ang pagpapangkat ng mga note at rest sa isang measure ay ang isagawa. Kilalanin ang duration ng mga sumusunod na note at rest. Isulat ang sagot sa inyong modules. Page 9. Tayahin. Kilalanin ang mga notes at rest at isulat ang mga halaga nito sa 2-4, 3-4, 4-4 time signatures. Isulat ang mga sagot sa inyong modules, page 9 and 10. Isagawa ang wastong pagkumpas sa mga notes at rests sa pamamagitan ng pagtapik, page 10. Ngayong natapos na nating sagutan ang ating module, pwede na tayong magpatuloy sa karagdagang gawain. Karagdagang gawain. Kilalanin ang duration sa mga sumusunod na note at rest. Isulat ang sagot sa inyong mga modules, page 10. Maraming salamat po. Naway malinaw ninyong naunawaan ang ating aralin sa unang markahan sa MAPE, Music Module 3, ang haba at tagal ng notes at rest. Kung meron pa pong hindi naiintindihan, i-message nyo lang ako through chat sa aking FB Messenger, Ted Escanel Francisco. At kayo po'y aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. Ngayon po, ako si Ted Escanel Francisco, guro sa ikalimang baitang Bagong Buhay Pre-Integrated School sa Nuseo Montes City.